lamang upang lagi ka mapanaginipan ng taong binabaliwala ka na. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po sa aking video dito po sa loob ng aking channel, mag-ingat po sa lahat ng mga nagko-comment, nagre-reply po sa inyo na dinadala kayo sa WhatsApp. Mag-ingat po upang makaiwas po tayo sa scab. So ngayon po, ikaw ba ay binabaliwala ng taong iyong minamahal at hanggang ngayon ay hindi nagpaparamdam sa inyo? Gusto nyo ba na lagi kanya mapapanaginipan gamit lamang ang kanyang larawan? Pwedeng-pwede yung larawan niya na kahit yung sa cellphone. So, ito ay pwedeng gawin sa parehas ang kasarian. Babae to babae and lalaki to lalaki. Siyempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner o magka-relasyon. So, ito ay pwedeng gawin din po kahit na kayo ay magkalapit at magka-LDR. Ngayon po, ang kailangan lamang natin dito is sa nabanggit ko na ay kailangan mo dito ng larawan. So, sa larawan, pwedeng photocopy and pwede rin na nasa loob ng inyong cellphone. Pili lamang kayo, lalo na kapag kayo ay LDR at hindi pa nagkikita ng personal at wala kayong hawak na photocopy na larawan, is pwede po kayong gumamit yung larawan na nasa iyong cellphone. Ngayon po, kapag ready na yung larawan na ating inihanda, ang isunod po ninyong i-ready is ang inyong sarili. I-ready ninyo ang inyong sarili na kailangan ay alam po ninyo sa inyong sarili na gustong gusto po ninyo itong gawin at kailangan na naniniwala kayo sa dapat ninyong gawin at alam po ninyo sa inyong sarili na ito ay makakatulong sa inyo. Yes po, ito po ay isa sa mga dahilan upang lagi kayo mapanaginipan o maalala ng taong iyong minamahal. Kung kayo ay sobrang miss nyo na siya at gusto mo na kontakin kanya, gusto mo na mapanaginipan kanya or ikaw lang yung iisipin niya, ito po ang gagawin ninyo para sa kanya. Ngayon, kailangan na mag-isa ka lamang at wala pong dapat na nakakaalam kapag gagawin mo ito. So, napakadali at napakasimple lamang. Kailangan mo lamang mag-focus, kunin mo ang kanyang larawan bago ka matulog sa gabi. Bago ka matulog sa gabi, and habang nakahiga ka, or habang nakahiga ka na, pwede mo itong gawin. Or pwede na ka, o po, dipindi po sa inyo. So, sa pagtulog mo sa gabi, or bago ka matulog sa gabi, ang gagawin mo, kunin mo yung cellphone mo, or kanyang larawan. Titigan mo ito na may buong pagmamahal, yung tipong pinapasa mo sa kanya o pinapasa mo sa larawan kung gaano mo siya kamahal, kung gaano mo kagusto na lagi kanya mapanaginipan o gaano mo kagusto na ikaw yung nasa isip niya palagi. So isipin mo lamang siya at mag-visualize ka, magmuni-muni ka sa lahat ng gusto mo. Ang importante lamang ay maganda yung intensyon ninyo kapag ito ay inyong ginawa. Isipin ninyo na isipin yung mga positive vibes dapat ang isipin ninyo. Ngayon, kapag naisip nyo na or kapag natitigan nyo na yung larawan ninyo, kausapin nyo na ito. Kausapin mo ito, banggitin ng sunod-sunod ng tatlong pisis ang kanyang pangalan at apelyedo. So, pangalan niya, apelyedo, pangalan, apelyedo, at pagkatapos nun, sabihin mo lahat ng gusto mo. Sabihin mo, halimbawa na lamang, ay sabihin mo na, ako lang yung laging laman ng iyong isipan at lagi mo ako mapapanaginipan sa iyong pagtulog. Hinding-hindi ako mawawaglit sa iyong isipan at hindi ka makatulog ng maayos sa kakaisip sa akin or hindi ka talaga makakatulog sa kakaisip sa akin. So sabihin ninyo dito lahat-lahat, dapat po ay taimtim. Kailangan na nanggagaling sa inyong puso ang inyong mga sinasabi para mas mabilis niya itong maramdaman at mabilis ito ninyong mapagana. So sabihin ninyo ito lahat-lahat. Kailangan na positive ka lamang at huwag na huwag kang mag-isip ng negative kapag ito ay inyong ginawa sa gabi. So, pagkatapos mong itong isipin o pagkatapos mo itong kausapin yung kanyang larawan,
halikan mo ito. Halikan mo na nagmula sa inyong puso. Halikan ninyo para mas maramdaman niya nang mabilis, dahil sa paghalik natin sa kanyang larawan na nanggagaling sa ating puso, yung tao po na ating ginawan ay hindi po makakatulog at talagang mababalisa ito at walang ibang laman yung kanyang isipan kundi ikaw. Kaya naman gawin mo ito upang mapanaginipan kanya o hindi siya makatulog para magparamdam siya sa inyo. So kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa kahit anong araw, pwedeng mo umpisan sa kahit anong araw at kahit anong oras sa gabi po. And kung matatanong ka, pwede ba ito umaga gawin dahil gabi po ang aking trabaho? Yes po, pwedeng-pwede. And pwede mo rin itong gawin kahit na sa inyong trabaho. Kung gabi kayo magtrabaho, pwedeng-pwede po. Wala po itong problema. Kahit na pagkatapos mong gumawa ng isang ritual, magtrabaho ka, wala po itong problema dahil mararamdaman po niya ito kapag ito ay inyong ginawa. So ayun po, sa lahat ng gustong magpa-shoutout, mag-comment lamang sa baba para ma-shoutout ko kayo sa next video. And sa lahat din po ng mga magtatanong, mag-comment lang din po sa baba para ma-replyan ko din po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.